Pagkabasa po natin yan in chapter 31, verse 11. Sabi po niya, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pag-inabang ang makakamit niya. Hallelujah. So dahil mga batid, ang witness po lang ito, ng asawang babae ito ay ang kanyang asawa, sabi po ng Biblia, napakalaki ng tiwala ng asawang lalaki sa asawang babae dahil nakita niya yung kagandahan loob ng kanyang asawa. Amen! Praise God! Ganun po ba tayo, Brother Swal? Amen! Hallelujah! Talaga ito, mga kapatid, kapag nakita natin, sabi ko kanina, kapag nakita natin na mayroon pong takot sa Panginoon ng ating mga asawa, nandun po yung matinding pagtitiwala natin sa kanila. Sometimes, meron pong mga babae na sasakal dahil hindi pinagkakatiwalaan ng kanilang mga asawa. Sometimes, sabi ng asawa, pupunta nga ako sa Manila, meron lang bibilin. O, wag ka na pumunta, wag kang pupunta to. Sila nagdadalaw ang isip na agad dahil hindi nakitaan ng takot sa Diyos ang asawa ng babae. Pero pag mayroong takot sa Diyos ang asawa ng babae, so, ang aking, sorry, so gagamitin ko na. Ang aking asawa sabi niya, love, gusto kong pumunta ng Singapore. Dahil gusto, ini-invite ako ng aking mga kapatid. Gusto nila ako makita, gusto ako makasama. Sabi ko, dahil naka-Diyos ka, sabi ko sa puso ko, dahil naka-Diyos ka, asawa ko. Papayagan kitang pumunta doon. Bakit? Dahil nandoon yung tiwala ng asawa ng lalaki. At yung mga babae, asawa, na may asawa na po, ipakita nyo sa mga asawa nyo na kayo ay may takot sa Diyos at kayo ay papayagan kahit saan ka pumunta, papayagan ka dahil may tiwala sa iyo ang iyong asawa. Sa anumang desisyon mo, papayagan ka dahil may tiwala ang iyong asawa. Even sa mga mothers-to-be, please, or sa mga mag-aasawa-to-be, ipakita nyo sa inyong asawa na kayo ay may takot sa Diyos. Kayo ay may takot sa Diyos. At alam ko mga kapatid, nandoon yung pagtitiwala ng inyong mga asawa. Makukuha nyo ang pagtitiwala nila. Hindi ka ikaw yung pag meron ka lang pupuntahan, nagdududa na ang iyong asawa. Pag meron ka lang gagawin, nagdududa na. Meron ka lang kasamang malaki, nagdududa na. Mayroon ka lang kakwintuhang lalaki, nagtututa na. Pero pag, mga kapatid, pag nakuha mo ang tiwala ng asawa mo, alam mo, mga kapatid, ibibigay at kahit saan ka pumunta, kahit sinong makausap mo, hindi yun magdududahan dahil nandoon yung tiwala ng asawa. Amen! So sana, kurin natin yung tiwala ng mga asawa natin at alam mo ba ang sikreto kung paano natin kunin, matakot po tayo sa Diyos, ipakita natin sa Kanya na tayo ay naka-Diyos na asawa. Hallelujah. Praise the Lord. Amen! Amen. At alam mo mga kapatid, ang kanyang asawa ay nalalaman niya na tinutulungan po siya ng kanyang asawang babae. Ito po yung witness talagang sabi ng asawa, yung asawa, hindi yung kung sarap buhay na asawa na lalaki. Pero nalalaman po niya na nagtatrabaho ang kanyang asawa, naggagardin ang kanyang asawa dahil tinutulungan po siya. Amen. So napakasaya mga kapatid. Ako po yung kuminsan, ako po yung sabi ko sana nandito rin yung aking asawa. Dahil nakapagpalad po ng mga meron pong asawa dito na sila po yung nagtutulungan para po itaguyod ang kanilang pamilya. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay niyo, mga kapatid. Hallelujah. Sana sa mga hindi pa, sa mga wala pang asawa, sana ganun din po ang gawin po niyo sa inyong asawa to be. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, sa mga binatahan, hindi aksidente ang pagtalo niyo dito, mga kapatid. May gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Hallelujah. Amen! Amen! May gagawin ng Diyos. Hindi po aksidente.
Maraming dalaga dito. At hindi lang basta dalaga. Dalagang may takot sa Diyos. Hallelujah. May pagdibig na itibigay mo. Tumalang sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So ganun po mga kapatid. Nalalaman po ng lalaki na tinutulungan siya ng kanyang asawa. Ito po, her husband is respected among the city elders. Nire-respeto po yung asawang lalaki dun po sa city o sa kanilang bayan. Bakit nyo po, bakit po mga kapatid, bakit po nire-respeto yung kanyang asawa? Dahil sa kanyang asawang babae. Bakit? Dahil nakita ng mga tao kung paano niya irespeto ang kanyang asawang lalaki. So, tapos sa ating lahat mga kapatid, makita din sana kung gusto natin irespeto ang asawang nating mga lalaki, irespeto natin sila. Makita yung respeto una sa mga asawang babae. Amen. Sinasabi po ng Biblia, yung binasa kanina ng Sister Rina sa verse 33 chapter 5 ng Ephesians, gusto ko pong ulitin mga kapatid. Sabi po, ito po yung bilin ni San Pablo. Sabi niya, subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat sa isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Ito po, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ito po ang hinihiling mga kapatid. Igalang ninyo ang inyong mga asawa. The Bible says, hindi nyo sinabing love your husband. Pero ang kabilin-bilinan ng Biblia ay respeto mo ang iyong asawa. Bakit mga kapatid? Dahil na kami mga lalaki pa nakikita namin yung respeto, it seems you love us. Nakikita namin yung pagmamahal mo sa amin kung inire-respeto kami. Sometimes may mga tanong, paano pastor kung hindi ka respeto? Sometimes may mga tanong kung gano'n. Paano, pastor, kung hindi ka nire-respeto, dapat ba natin i-respeto? Yes! Dapat din siyang i-respeto dahil siya ang iyong asawa at ito ang utos ng Biblia. Kung meron man siyang ginagamang hindi mabuti sa tingin niyo, why not kapag siya ay nakatulog, lay your hands to them and pray for them. At wala po dahil ikaw ay asawa na may tapos sa Diyos, alam mo po na nalaman mo na walang imposible sa panalangin ng ating Panginoong Yesu Cristo. Instead na magmura-mura ka dyan, instead na tatarang-tarang ka na parang armament ang boses mo, pray for them at alam ko, papaguhin sila ng Panginoon. Amen! Hallelujah! At sabi ng Biblia, mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano na at talagang mahal mo na pagkasama ka ng mga hindi pa kayo Kristiyano noon, tapos makakilala ka, May asawa na hindi Kristiyano. Sabi niya, huwag mong hihiwalayan. Amen. May mga babae kapag sila ay Kristiyano, pastor, sila yung hatlang ng ating pananampalataya, pastor. Eh, mas dapat lang nahiwalayan ko na, pastor, dahil mas guwapo si Pastor George. Hindi, mga kapatid. Sabi ng Biblia, kapag nag-asawa na kayo, pag-asawa mo na siya, tapos magkilala sa Panginoon, ganun pa rin ang ugali niya, sabi niya, huwag mong hihiwalayan. Amen. Take the consequences. Nakapag-asawa ka na ng believer eh. Kaya bilhin ka dito sa mga dalagahan. Sabi ko sa kanila, kahit tumandang dalaga na kayo, huwag lang yung sasakit sa mga puso yung magiging asawa niyo. Kaya hanggang ngayon,